Tayo po ngayon ay nasa bahagi na ng pakikinig ng salita ng Diyos. Mapalad po tayo dahil ang mensahero na gagamitin ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang ating PBCM Chairman of the Board. At siya po ay ang ating Elder, Elder Oscar Manansal. Salamat, Elder Mel. Ito po yung mag-aalis ng ano, si Kuya Boy, nakakapasa siya ng maliwanag kahit na meron siyang mask ang kanyang mamaya at meet. Kuya, gusto mo yung magpunong ganun. Parang pago sa aking tingin niya. Yun pong mga Bible natin, panatiliin natin nakabukas doon sa bahaging pinasa kanina ng kapatid. At pagbubulay-bulayan po natin itong bahaging nato kasat sa akin upang ating pag-aralan ngayong umaga. Salamat sa Panginoon, maaga po kami nakarating. At umalis kami ng 6:30 doon sa barrio. Missing kami ng 5:30, tamang-tama lang pala yung ganung biyahe. At tumaang kami sa Chowking, ay nag-almusal kami. Pero ano lang naman, hindi na kami bumaba. Ang topic po natin sa binasang bahagi kanina, no enough room to store all the blessings of God. Dito pa lamang parang umaasa na tayo. At dito pa lamang talagang parang exciting na yung ating tatalakayin. Mga pagpapalang sabi niyang wala kayong sukat na lugar na kalalagyan. Meron bang ganon? Sa New Testament, meron pong gumawa niya nangyayaring ganyan, pero hindi galing sa Diyos yung kanyang mga at walang kinalaman ng Diyos sa kanyang buhay, nawala rin. Pero sa atin, tingnan po natin, pangako ng Panginoon ito, commitment ng Panginoon ito sa lahat ng kanyang bayan hanggang sa mga panahon ito, sa lahat, sabi niya, kung dadalhin ninyo rito ikampung bahagi ng inyong mga ani at ang iyong mga offerings, ay bubuksan ko ang durungawan ng langit at bubuhos ko mga pagpapalang wala kayong sukat kalagyan. There is no enough room. Sa atin, siyempre, hindi man tayo nagtatanim ngayon. Ang ibig sabihin sa atin ito ay kas sa mga tinatangkilik natin o sinasahod natin o kinikita natin sa ating mga negosyo. Ang pangalan po, na ang sumulat po nito, alam natin, binabanggit itong mismo, Malakay. Ito ang uling bahagi ng banal na kasulatan sa Old Testament. Ang ibig sabihin ng Malakay, my messenger. Hindi po binabanggit ng iba, pero ako sa naniniwala ko, si Malakay ay isang malakas. Si Malakay, hindi lang malakyas, ano? Si Malakay ay isang matatag at isang matapang na tao. Otherwise, hindi niya matatagalan ang ganitong kalagayan kung hindi niya taglay ang mga katangiang yan. Siya po ang pinakahuling propeta na sumulat ng aklat sa Old Testament. At wala man tayong narinig tungkol sa kanya, maliban doon. Tinatin na lamang kanyang pinanggalingan, ang kanyang magulang. Tinatin na lamang kanyang background. Wala nang ibang biblical information tungkol sa kanyang personal life at tungkol sa kanyang calling. Ang pagkasulat ng bahaging ito ng banal na kasulatan, more than 500 years before the Lord Jesus Christ. About that. Pero itong pagkasulat nito, after that, hindi na nangusap ang Panginoon sa kanyang bayan, sa mga tao. Nagkaroon tayo ng 400 years silent years. So sa panahon ni Malakay, nag-iwan po siya ng isang tema, injustice and judgment. Kaya nakapalibot po rito ang ating sinasabi dito, ang ating tatalakayin. Para bang sa mga tao for 400 years, ang umaalingaw-ngaw na lamang sa tenga ng mga tao ay yung judgment na iniwan at ang injustice na nakomit ng kanyang bayan hanggang dumating itong bagong tipan. Ang unang narinig natin sa bagong tipan, si John the Baptist naman, ang sabi niya, narito na ang Mesiyas. The Messiah had come. Yan po ang ating naging pag-asa. Ang mga
mananampalataya, ang bayan, yung bayan ng tawag ng Panginoon sa kanila, bayan eh. Ng anak ni Jacob, sabi niya. Hindi nali alam kung bakit narito sila sa ganitong kalagayan. Kalagayang napakahirap ng buhay, kalagayang hindi na nagbubuhang kanilang mga pananim. Ang mga hayop nila ay namamatay, ang mga ubas nila nalalaglag bago pa mamature. So, merong gutom dito. Nagkaroon na ng backsliding ang mga tao. 500 years before Christ, nagkaroon ng revival dyan noong bumalik dyan si Nehemiah. Naitayo na po yung templo, naitayo na rin yung siyudad ng Jerusalem, ang wall. Pero after about 100 years, andito, naglaks na naman sila at nanumbalik na naman ang katamaran, nanumbalik na naman ang indifference at ito ang nangyari sa kanila. Mahirap ang buhay. Pero hindi nila maunawaan yan. Hindi nila maunawaan na ang Panginoon ay dissatisfied sa kanila. Dapat magsiyasat hanggang dumating itong ating passage nito. Ang tingin nila sa Panginoon, hindi siya matuwid. Ang tingin nila sa Panginoon, hindi siya righteous sa kanyang trato sa kanila. Pero makikita natin hindi po yung totoo. Ang sinasabi ng unang talata po natin, sabi niya, I am the Lord and I do not change. Yung po ang una nating punto. The unchanging character of God, talatang anim ng kabanatang tatlo. For I, the Lord, do not change. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. NASB po ang aking sinulat sa aking manuscript. Pagamat itong aking Bible ay NLT. God is merciful. Sabi niya, kaya hindi kayo natutupo, kaya hindi kayo nauubos hanggang sa mga panahon ito. Hindi totoo ang mga sinasabi niyo. Hindi totoo ang inaakpan niyo. Ang katotohanan niyan, malayo kayo sa akin. Ang katotohanan niyan, sabi niya, hindi kayo lumalakad sa aking mga palatuntunan. Pero akong Diyos, sabi niya, hindi nagbabago. Salamat sa Panginoon. Up to now, hindi nagbabago. Ang ating Diyos, patuloy siyang nagiging mahabagin. Patuloy siyang maiibigin. He is a forgiving God. He is a loving God. Kaya, kahit na minsan ay tayo, parang lumalayo tayo. Tayo'y indifferent. Tayo'y malamig sa pananampalataya. Dahil sa kanyang karakter na hindi nagbabago, he still remains faithful. Even when we are not faithful. Ito po ang nangyari sa kanila. God is merciful, patient, compassionate, long-suffering, and faithful to His covenant. Even when His people, even tayo, ay hindi tayo sa maraming pagkakataon. Ano ba? Bakit? Ano bang kalagayan nila? They were disrespectful. Ang kanyang bayan, sabi niya, all nation of you, for that matter, lahat kayo, ang mga mamamayan, ang mga pare, ang konting natitira na lang ditong matitino, yung mga Levi na naglilingkod doon sa templo. Disrespectful kayo. Sabi niya, bakit? Sa anong paraan? Eh, hindi nyo ginagalang ang iyong Diyos. Hindi nyo, kung ang magulang ninyo ginagalang ninyo, dapat naman. Kung ang mga namumuno sa inyo ginagalang nyo, dapat naman. Pero ang Diyos nyo, dapat lalo nyong igalang. Hindi po nila ginagalang. Sa paanong paraan? Nagsasacrifice sila, naghahandog sila ng mga hindi nararapat na mga hayop. Ang dinadala nila, kung ano lang ang gusto nilang dalhin, hindi talagang 10%. Ang patakaran sa kanila, ang kautusan sa kanila, when you go at dalhin mo dun sa templo ang hayop, pinili mo dapat yan, inaruga mo dapat yung hayop na yan, at 1-year-old yan, pinili mo yung pinakamataba yan. Kung yan ay mga bunga, yung unang bunga, yung magaganda, yung matatamis, yung pinili mo talaga, dadalhin mo sa templo para may makain doon. Pero hindi ganun ang ginagawa nila. Nangangako sila. Sabi niya, ito, paglaki nito sa taktang panahon, itong panganay na ito, itong sumunod na to, at ito, sa mga tupa nila, sa mga kambing nila, sa mga baka nila, ibibigay ko sa Panginoon. Pagdating ng pagbibigay sa Panginoon, pipiliin na yung pinakapayat. Pipiliin nila yung pinaka blemish. Ang sinasabi yan, unblemished dapat, perfect. Pero pipiliin yung pinaka talagang hindi mo tawad na lang kung namimili ka. Kahit nasa tawad, pag namimili tayo, ito tawad mo na. Bibigay talaga sa iyo yan. Wala nang bibili nun eh.
Ganun ang dinadala sa Panginoon. Mga salbay kayo, sabi niya. Hindi kayo matapat. Sinasacrifice yung mga animal, na mga pilay, na mga bulag, na mga... Hindi na nga makaiyak yan eh. Kasi may galis na pati ang kanyang mukha, mayroong mga mouth disease. Yan ang binibigay ng mga ayok. Ay talagang yan ang ginawa nila. Tingnan po natin ang mga sarili natin. Minsan ay tinatawanan natin ng mga bayan ni Jacob. Pero baka magkaganyan din tayo. Sabi niya, hindi kayo. Pagkatapos sabi niya, yung mga pare, yung mga pastor, namamamurito. May paborito sila. Pagka ito, aayos ka. Pagka ito, hindi ka ayos. Sa mga member nila, patay tayo riyan. Sabi, marami. Maraming mga, they were cruel. Nagkaroon ng divorce sa kanila. Yung mga asawa nila, dinidivorce nila. At kukuha sila ng hindi mga Hudyo. Eh siyempre, pag kumuha ka ng hindi Hudyo, may sariling Diyos-Diyosan yan, iuwi sa bayan, sa bahay mo, ang Diyos-Diyosan. Hanggang sa panahon ikaw na, sumasamba ka na rin sa Diyos niya. Meron tayong isang member dito, wala yata ngayon. Sinasabi niya, gusto niya, wasakin na niya yung kanyang Diyos-Diyosan. Huwag mo nang i-discard, patagalin, Pastor Ted. Sabihin mo sa kanya, dalhin mo rito, dito natin basakin. Para makahulag po siya doon sa sumpa. Dahil sa kanyang kalagayan, ang sabi ng Panginoon, sinumpa kayo, you wearied me with your words. Puro kayo salita, pero hindi naman ninyo ginagawa ang mga sinasabi ninyo. Ang sabi ninyo, delayed ang justice ng Panginoon. Bakit hindi mo inahatulan yan? Eh kayo nga ang dapat hatulan eh. Pero may kukunti sa kanilang matatapat, sabi niya. Pagdating ng panahon, ang matatapat na yan, sabi niya, may papalang nakahanda para sa inyo. The unchanging character of God, isang kakampi po natin yan. Dahil lang dyan, hindi kayo natutupok, sabi niya. Dahil lang dyan, hindi tayo nauubos. At tayo rin, dahil lang dyan, ang Diyos ay hindi makipag-mahilig, makigante. Ang Diyos ay compassionate. Ang Diyos mahabang pasensya niya. Ang Diyos ay maiibigin hanggang sa mga panahon ito. Lalo na sa ating panahon, nung dumating ang ating Panginoon Jesus Cristo, ay talagang sobra-sobra ang kanyang haba ng pasensya, ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagpapatawad. Masalamin po natin ang ating mga sarili sa mga sinasabing yan. They wearied the Lord with their word. In all this, God remained faithful. He remains faithful to His covenant, to His promise, to His word. Hanggang sa mga panahon ito, tinutupad niya ang kanyang mga pangako, mahabaging Diyos. Nature po niya yan. Pag sinasabing ang Diyos ay matapat, ang ibig nating sabihin doon, matapat siya sa kanyang pangako, matapat siya sa kanyang salita, matapat siya sa kanyang agreement. Merong agreement eh. Sabi niya, kung susundin niyo ito, itong mga palatuntunan, sabi niya, ay pagpapalain ko kayo. Ilalabas ko kayo rito sa pagkaalipin. Sabi niya, pagpapalain ko kayo, may nakong iandang lugar para sa inyo roon at kukubkubin ninyo yon. At doon, sabi niya, isang bayang dinadaluyan ng pulot at gatas. At doon, sabi niya, itataboy ko ang lahat ng mga mamamayan doon. At doon kayo, sabi niya, magiging mabunga, magiging payapa, magiging masagana ang inyong kabuhayan. Susundin lang ninyo ito. Hindi sila matapat. Ang Diyos na nanatiling matapat. Kung minsan, parang naiinis na. Tulad ng ni Pastor Alan. Pero si Moises na mamagitan, sabi niya, magkakamali ang taong nakakakilala sa atin yan. Sabi niya, pinarusahan mo itong bayang ito, sabi niya, kala nila talagang nilabas, hindi mo kayang ingatan. At kung papatayin mo yan, sabi niya, hindi dapat, ako na lang patayin mo. Purahin mo na ang aking pangalan doon sa registry ng buhay. Pero ang Panginoon ay naglubag. Palaging ganyan ang Panginoon. Nature niyang matapat. Hindi siya nagbabago. Hindi kamukha natin. Marami tayong pangako pero nagbabago tayo. The unchanging character of God. Ang pangalawa pong puntos na nakikita natin sa mga talatang ito, makikita po natin sa talatang 7 hanggang 9. From the days of your fathers, you have turned aside from my statutes and have not kept them. Mula pa sa inyong mga magulang, tumalikod na kayo sa mga palatuntunan ko hanggang sa mga panahon ito. Ang sabi ng Panginoon, return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Sabi niya, manong balik kayo sa akin, ganito kayo eh. Pero nakikipag-argue sila sa Panginoon, paano kami babalik? Hindi naman kami umaalis. Huh?
Pambira. Sa ang gandang mga tweet. Parang pakikinggan mo, mananalo sa debate eh. Pero alam natin, din Diyos ang kalahati. Sa 8, will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? Sabi ng Panginoon, ninanakawan ninyo ako eh. Pwede bang nakawin ng tao ang Diyos? Sabi nila, paano ka namin nanakawin? Saan ka namin ninanakawan? Sabi niya, Diyos sabi niya, in tithes and offering, yung para sa Diyos, pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay, yung inihingi niya sa kanila ay 10% lamang para sa Diyos yan. At saka free will offering. Sa atin, sa New Testament, para naman maliwanag, wala po sinasabing tithes sa atin. Sa New Testament, walang tinuturo yan. Ang sinasabi niya sa atin, kala kayo ng pusang mula sa puso regularly at masaya kayong magbigay. Pero, itong sinasabi ng marami at naniniwala ako rito, under the Old Testament, kung ang mga tao at sumusunod sa mga kautusan na mga pabigat na kautusan yan, halos parusa na nga yung mga kautusan yan, sabi ni Pablo dito sa New Testament, ay nakapagbibigay ng 10%. How much more under grace sa ilalim ng kalayaan ng biyaya? Bakit naman magbibigay tayo ng mas konti kaysa kanila? Yan po ang hamon ng mga mananampalataya sa kasalukuyan. Pero, yan sa ilalim ng kautusan, 10%. Pagkatapos mayroon pang free will offering, iba't ibang okasyon. Pero bago pa ang kautusan, meron po tayong isang tala sa Banal na Kasulatan, dalawa actually. Si Abraham nagbigay siya ng 10% ng kanyang samsam nung makasalubong na si Melchizedek. Melchizedek represented God at nagbigay siya ng 10% doon. At ang kanyang anak, nangako rin siya, si Jacob, nung siya ay mamanhikan doon sa kanyang mapapangasawa. At nung siya ay nandun, nasabi niya, pinagpala siya ng Panginoon, na-meet niya yung Panginoon isang gabi, ang sabi niya, kung talagang ikaw ito, sabi niya ay dito, naririto ang Panginoon. Ngangako ako, lahat ng aking tatangkilik, lahat ng aking pakinabang, lahat ng darating na mga blessings sa akin, walang sadyang ibibigay ko yung 10%. Yan po ang commitment ni Jacob. Itong magulang nitong mga taong ito. Everything he owns. But when we obey his word and bring our gifts as an act of worship, ay natutuwa ang Panginoon dyan. It pleases him. Maluwag sa puso, masayang nagbibigay, meron tayong reference, hindi ko sinasabing 10, pero hindi ko naman binabawalan ng 15, and 12, and 20. So, andi dyan tayo. Ang puso natin, natutuwa ang Diyos. When we do this, giving, bringing our tithes in the temple of God, sabi niya na may kusang pagkakaloob dyan as a knack of worship. In 1 Corinthians, nagsuggest po ng proportionate giving. Apostle Pablo. Ang ibig niya sabihin, lahat ng tinatangkilik nyo, a certain percentage of that, like when you give 10%, kumita ka ng 100,000, 10,000 dapat yan. Kumita ka ng 1 million, 100,000 yan. Kumita ka ng 18 million, 1,800,000 yan. Dapat 100 dyan yan. Yati Linda, tumatawa. Bakit? Yan. Ano man yan? Kung kumita ka 10,000, 1,000. Yan lang naman ang sinasabi ng Panginoon eh. Mamaya, parang ang bigat niyan. Sasabihin natin ang bigat niyan. Sa 100 piso lang. Sa 1,000, 100 piso lang. Sa 10,000, 1,000. Pag 100,000, 10,000. Mabigat ang tinitingnan natin doon sa 10%. Pag 10 million, 1,000,000. Mabigat ang 1,000,000. Pero yung naiwan sa'yo, 9 million eh. Yun ang mas mabigat. Hindi natin, binibigay natin sa Panginoon, kung pinaghihinayang natin, hindi yon paraan ng pagsamba. Pero kung nagbibigay tayo ng mga tapat, nagbibigay tayo ng masaya, ay nalulugod ang Panginoon. Ang sabi niya, mga magnanakaw kayo. Alam niyo, napakasakit kung mapakinggan ito. Ang isang taong hindi pa na nagbabalik ng kanyang tinatangkili o kanyang kinikita sa Panginoon, ang turing ng Banal na Kasulatan dyan, magnanakaw. Sinong may gustong matawag na magnanakaw? Siyempre, wala. Pero sila, ganyan ang tinawag ng Panginoon sa kanila, mga magnanakaw kayo. Saan kami nagnakaw? Paano kami nagnakaw? Sabi niya, in tithes and in offering, magnanakaw kayo. Alam po ninyo, mayroong tatlong ninanakawan sila. Sa hindi nila pagbibigay, nanakaw sila ng para sa Diyos.
Ang masakit nito, hindi lang para sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, nagbigay ng buhay at ng lahat ng kanilang tinatangkilik sa mga panahon ito, nanyanakawan din nilang kanilang mga sarili. Pag hindi natin ibinibigay sa Diyos ang para sa Kanya, ang ating sarili nanyanakawan natin, in what way? Aba, sa kagalakan ng magbigay, nananakawan natin, yung kagalakan, yung joy ng giving ay hindi dadating sa atin. Ninanakawan din natin ang sarili, hindi lamang sa joy, hindi lamang sa kapanatagan, kagalakan ng Diyos at kagalakan natin. Ninanakawan natin ang mga sarili natin sapagkat, ang sabi niya rito, ang pangako niya, mamaya makikita natin, kung ibibigay ninyo yan, sabi niya, at kung magkakaroon ng talagang pagkain sa aking pangan, sa templo, sabi niya, may makakain ang mga nagtatrabaho roon, ang mga Levita. Mayroon pong gastos ang gawain ng Panginoon, mayroong gastos ang iglesia. Kung dadalhin ninyo rito sa store room, tayo may store room, store box lang itong atin eh. Andyan eh. O ito na, store room natin dito sa likuran, napakalaki. Sabi niya, bubuksan ko ang pintuan, ang durungawan ng langit. Yung langit pala, mayroong durungawan yan, mayroong pintuan. Sa layo, hindi natin nakikita eh. At ibubuhos ko, sabi niya, I will pour out. Yung pour out naman, hindi naman ganito sinasabi sa pour out. Ang pour out talaga, timba. Kaya malaking talagang ang pagpapala at wala kayong sukat na lugar na kalalagyan. So, ninanakawan mong sarili mo. In what way? Ay doon sa mga pagpapalang dapat sana tinanggap mo. Doon sa mga pagpapalang dapat sana kung matapat kang nagbigay, yung mga pananim mo sana riyan, sabi niya, ang ubas hindi malalaglag. Ang aking bilas ay merong ubas na tinanim sa kanila sa California. At tumubo sa kanilang backyard, ang dami raw bunga. Kaya lang, inabot na ng kanilang age at kailangan na nilang bumalik sa Pilipinas. Iniwan yon. Pero naka-anisya, dinadala na sa church nila, napakarami raw. Pag nagbunga talaga yung ubas, sayad sa lupa. Meron akong litrato diyan sa California, doon sa pinuntahan natin nung unang-una kami pumunta riyan. Umiga ako talaga para ma-exaggerate ko eh. And doon sila, cluster eh. Yan. Ang sabi ng Panginoon, yung devourer, yung maninira, sabi niya, pabawalan ko. Yung insekto, sabi niya, yung mga naglalagay ng puti-puti-puti, hindi na yung bunga, tapos eh, hindi mo na makayan, hindi na lalaki, at malalaglag na, sabi niya, ipigilan ko. Pupunga kayo. Yung mga hayop ninyo, sabi niya, pag lumaki, ang taba-taba nung mga ko, tapos mga papayatot na, wala pa sa edad, may galis na, meron ng mouth disease, at hindi na magpapatuloy. Ngayon, kung ibibigay ninyo yan, ang sabi niya sa kanila, ay pabawalan ko yan, pagpapalay ko kayo. So, makikita po natin, they rob God, they rob themselves, and they rob other people. Yun ngang, naglilingkod doon sa templo. So, makita po natin yan. And they rub themselves of a good testimony for the Lord na hindi nangyari. Sa Acts po, binigay sa atin New Testament ito, 6:38, give and it shall be given to you. Siksik, liglig at umaapaw pa. Yan, pangako ng Panginoon sa atin. At they will pour out into your lap. Or by your standard of measure, it will be measured to you in return. Oh. Ang Diyos natin, di nagbabago, ang kanyang bayan, unrepentant. They were unrepentant. Pero nangako siya ng blessing, yung undeserved blessing sa kabila niyan. Sabi niya, ang deserved blessing, ang pagpapala niya masagana pa rin. At yan naranasan din po natin. Apakarami niyang mga pagpapala, even sa ating kalagayan, for 2 years. Hindi lamang tayo malusog pa rin hanggang ngayon. Hindi lamang pinagpala tayo at naging sapat ang kanyang suspento para sa atin. Hindi siya tumigil hanggang sa mga panahon ito. Ito ang ating kalakasan, yung undeserved blessing. Nag-offer pa siya, sabi niya, kung gagawin niyo yan. Normally, sa banal na kasulatan, bawal asubukan ng Diyos. Pero dito, siya mismo nagsasabi, kung gagawin niyo yan, sabi niya, subukan niyo ko sa mga bagay na ito, sabi niya. Test me now. Try me in this.
kung hindi ko bubuksan ang durungawa ng langit. Ang ibig niya sabihin, bubuksan ko ang pagpapala, ibubuhos ko sa inyo. Wala kayong sukat na enough room to contain yung mga blessing niya. Then I will rebuke the devourer for you so that it may not destroy the fruits of the land, nor will your wine in the field and the grapes. And all the nations will call you blessed, for you shall be a delight, delightful land, hindi desolate land. Masarap niya na makita yung isang bayang delightful, yung mag-green, yung talang nakikita mong progresibo, yung payapang bayan nakikita mo, pero yung desolate, nang parang ayaw mong tumira ron. Kikita mo yung isang desolate, puro alikabok yung bayan, parang tuyot na tuyot, parang hindi lalago, para kahit na yung okra, ang daling itanim ng okra, ang daling mamunga ng okra, kahit na okra parang ayaw mamunga. Kasi nga, wala ang blessing ng Panginoon, kundi ang kanyang curse. What an offer, what a challenge. The offer is a challenge may also be addressed to us. So, God is an unchanging God, pero unrepentant ang kanyang bayan. Nawa, ayaw naman natin yan. Para lambot ang puso ng mga taga-PBCC at PBCM. Ang mga taga-PBCM talaga ay pinagpapala ng Panginoon sapagkat bukas palad sila maluwag ang kanilang kalooban sa bagay na yan. Pero they should stop doubting God's word, mga taong ito. We must genuinely confess our sins and turn to God. Ito lang po ang susirian. Palagi pagka tayo mahirap ang buhay, palagi parang nahihirapan tayo, magsiyasat tayo, then confess. Ingatan na, siyasatin natin mga sarili, confess our sins, and turn to God. Hindi ka magkakamali riyan. Yun lang. In any situation, in any way, any time, pag nahihirapan ka, para bang may sumpa, para bang hindi tumitigil ang may sakit sa atin, para hindi ang hirap ang hanap buhay, magsiyasat ka. Magsisi ka sa Panginoon. Pumalik ka sa Kanya at pagpapalain ka. What an undeserved blessing. Sa kabila ng kanilang ginawa, ito ang alak ng Panginoon, sa kabila ng ating mga here and there na ginagawa natin, minsan hindi iwalay sa katapatan ng Diyos, ang Diyos ay palaging bukas palad. He remains faithful. He remains forgiving. He remains good. He is good. God is good. All the time, He is good. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa ang kanyang mga salita mag-sinkin sa ating mga puso.